legal impediment for my servicing. Kaya lumabas ako ngayon. At ganito ang situation, ano. Alam ko na maski wala ang accused petitioner, pwede naman tumakbo yung kaso, mag-submit ng mga pleadings. Kaya mali yung sinasabi ni Attorney Topacio na there's only one way to resolve the matter. Face trial. That is not correct, you know. Dapat alam ng abogado yun. Kasi sinasabi niya na hindi po pwede yung ganon, hindi ko alam kung ano yung law book na nababasa niya o reference niya. We should be guided by the evidence and even the rules on evidence. Kasi ako mismo naging victim ng pagbabawalang visa at pagbabawalang bahala sa rules on evidence. Kasi napakaliwanag, walang ebidensya sa akin. Pero bakit ako, bakit ipinilit ng DOJ na ipal yung kaso? At bakit naman na-issuehan ako ng warrant of arrest sa ganung walang kapwenta-kwenta o walang visa talagang ebidensya? Never mind yung konting comfort. Never mind even the comfort of sunlight. Basta yung security ba ang inuuna ko. Sir, paano pag kayo bumati sa inyo? Hindi ko sila pinabati. Well, pag meron na kita, tumitingin, siyempre, yuyuko ka na lang. Bahala na kung nakilala ka. I know, meron na kilala sa akin. At meron nga na gusto pa magpa-picture. Yung pagluto ko kayo ng apretada, pagsahing ko kayo ng bigas, pagluto kayo ng embutido, kung anong gusto nyo, pagluluto ko kayo, natutunan ko lahat yun. But I decided not to surface and face it the way they wanted me to face it, meaning suffer in jail for a crime that I did not commit. Hindi na ako nagbigay ng second thought doon sa decision ko na talagang... Pero you know na soon manilip? No, of course not. I was ready to spend the rest of my life in hiding.